Ito ang tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak San Manuel, tatak tarlak. Boses ng edukasyon na maghahatid sa bawat kabahayan ng mga araling hindi dapat mawaglit ng bawat kabataan. Tinig ng San Manuelenyo Radio. Mga aralin para sa inyo. Tatak San Manuelenyo, tatak tarlakenyo. Magandang araw sa mga ginigiling namin mag-aaral sa Unang Baitang. Ito ang inyong paaralang panghimpapawid, Tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak San Manuel, tatak tarlak. Nagagalak kami na makasama kayo sa ating pag-aaral sa pamamagitan ng radyo. Ako ang inyong lingkod, Ma'am Gladys, ang inyong guro sa Unang Baitang. Siguruhin ninyong nasa isang lugar kayo ngayon na komportable at maayos na naririnig ang ating broadcast. Matanong ko lang, nakapag-almusal na ba kayo? Mabuti kung may laman ang inyong mga tiyan upang maging alerto ang inyong mga pag-iisip at maayos na maunawaan ang ating aralin ngayong araw. Halina't makiisa sa amin ngayon na punong-puno ng saya at hiti sa ating mga labi. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na, pumalakpak ng tatlo. Kayo naman mga bata! Magaling! Sa puntong ito, nais ko nang banggitin at ipaalam sa inyo ang ating leksyon. Handa na ba kayong malaman ito? Kung gayon, talasan ang pandinig at tandaan. Ang ating bagong leksyon ay natutukoy ang gamit ng iba't ibang bantas. Inuulit ko, ang ating bagong leksyon ay natutukoy ang gamit ng iba't ibang bantas. Bago natin simulan ang bago nating leksyon, halina't alalahanin ang ating inaral nung nakaraan. Ito ay nagagamit ng wasto ang mga pang-ukol. Naalala niyo pa ba ang ating mga inaral? Kung ganon, tignan natin kung inyong masasagot ang ilan sa aking mga tanong. Handa na ba kayo mga bata? Sa ating unang tanong, ano ang pang-ukol? Tama! Ang pang-ukol ay ginagamit upang pag-ugnayin o pagdugtungin ang mga bahagi ng isang pangungusap upang mas maayos ang pagkabuo nito. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng pang-ukol. Tama! Ang galing mo naman! Ang mga halimbawa ng pang-ukol ay sa, kay, para kay, ayon kay, tungkol sa, at tungkol kay. Kailan natin ginagamit ang pag-ugnay na sa? Tama! Ang galing nyo! Ginagamit ang pang-ukol na sa upang tukuyin ang lugar o mga tao. Hayop na nagmamay-ari ng isang bagay. Kailan naman natin ginagamit ang para sa? Wow! Ang galing nyo! Ang para sa ay ginagamit upang tukuyin ang bagay na laan o ibinigay sa tao. Hayop na ditiyak ang pangalan. Madalas itong sinusundan ng maliit na titik. Kailan naman natin ginagamit ang parakay? Tama! Ginagamit natin ang parakay upang tukuyin ang bagay na laan sa hayop, tao na may tiyak na pangalan. Ang pang-ukol naman na ayon sa at ayon kay, kailan natin ginagamit? Tama! Ang pang-ukol na ayon sa ay ginagamit upang sabihin muli ang sinabi ng isang tao na walang tiyak na pangalan. Ang ayon kay kung tiyak naman ang pangalan. Ang pang-ukol na tungkol sa at tungkol kay, kailan naman natin ginagamit? Tama! Ang galing nyo!
Ang tungkol kay ay ginagamit kapag ang isang kilos o bagay ay tungkol sa isang tiyak na tao. Ginagamit ang tungkol sa kapag ang tinutukoy ay isang puok, pangyayari o bagay. Talagang nakinig kayong mabuti sa nakaraan nating aralin. Natutuwa akong sabihin sa inyo na sa huli ninyong pagsusulit ay lahat kayo ay pumasa. Ibig lamang nitong sabihin, naintindihan ninyong mabuti ang ating pinag-aralan noong nakaraan. Kaya laging tatandaan na may mga pangyayari sa mga kwentong ating napakikinggan na nangyari o naranasan na natin. Mamaya, may maikling pagsusulit ulit tayo. Huwag kayong mag-alala, tiyak na masasagatan ninyo ulit ito ng mahusay. Basta makikinig kayo at ituto ng pansin sa ating leksyon. Ngayon ay sigurado akong handa na kayo sa panibagong aralin. Kung kailangan ninyong magbanyo, gawin nyo na ngayon dahil sa ilang saglit lang ay ituturo ko na sa inyo ang ating bagong leksyon. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ay natutukoy ang gamit ng mga bantas. Makinig para matuto ang mga bata. Pero bago natin simulan ang ating talakayan, nais kong subukin ninyong gawin ang isang gawain. Atin munang basahin ang panuto. Sabihin ng wasto ang mga ilang pangungusap. Para sa unang pangungusap, "Nako, nadapa ang bata." Kayo nga din, ulitin nyo ang aking sinabi. Para sa pangalawang pangungusap, "Magkano ang bili mo sa bola?" Ulitin nyo nga mga bata. Para sa pangatlong pangungusap, "Si Maraya ay napakabait na bata." Ulitin nyo nga ang aking sinabi. Ilan sa inyo ay hindi nasabi ang mga pangungusap ng tama? Huwag kayong mag-alala, pag-aaralan natin ang mga iba't ibang bantas. Maupo na ng maayos at makinig mabuti. Alam kong kaya ninyo yon, basta makinig lang kayo ng mabuti sa ating aralin. Ngayon ay handa na tayo para sa panibagong aralin. Game na ba kayo? Kung kailangan ninyong magbanyo, gawin nyo na iyan ngayon dahil sa isang saglit lang ay itahatid ko na ang bagong aralin. Gaya ng nabanggit ko kanina, ang ating leksyon ngayong araw ay tungkol sa pagtukoy sa iba't ibang gamit ng bantas. Alam nyo ba mga bata na napakahalagang matukoy natin gagamitin ang mga iba't ibang bantas para sa ating pang-araw-araw na pakikipag-usap at tamang pagbasa ng mga pangungusap. Tumutulong ang mga bantas upang may parating ang tamang diwa, ekspresyon at damdamin natin sa pakikipag-usap. Sa puntong ito ay babanggitin ko ang iba't ibang bantas at ating tukuyin kung kailan natin ito gagamitin. Ang unang bantas ay ang tuldok. Ginagamit natin ang salitang tuldok o ang tuldok kung ang pangungusap ay nagsasalaysay, naguutos o nakikiusap. Ang pagkakaiba ng napakikiusap na pangungusap ay nakikiusap. Ang pautos ay naguutos. Gumagamit ng malaking titik sa simula ng pangungusap at nagtatapos sa bantas na tuldok. Ang tuldok ay ginagamit din sa pangungusap na nagbibigay ng impormasyon na walang masidhing damdamin. Ang halimbawa ng pangungusap na pasalaysay, si Rafael ay nag-aaral mabuti. Tuldok din ang gagamitin nating bantas sa pangungusap na pautos. Ang halimbawa ng pangungusap na pautos ay, "Walisan mong mabuti ang kalat mo." Tuldok pa rin ang ginamit nating bantas sa dulo ng pangungusap. Ang halimbawa naman ng pakiusap na pangungusap ay, "Pakihatid ako sa paaralan."
tuldok din ang ginamit nating bantas sa dulo ng pangungusap. Kung ang pangungusap naman ay nagtatanong, ginagamit natin ang bantas na tandang pananong. Ang halimbawa ng pangungusap na patanong ay, siya ba ang ating guro sa unang baitang? Ang isa pang uri ng bantas ay ang tandang padamdam. Inilalagay natin ito sa pangungusap na nagsasabi ng matinding damdamin. Tulad ng pagkagulat, sobrang tuwa, takot, at iba pa. Ang halimbawa ng pangungusap na padamdam ay, naku, nahulog ang bata. Ginamit natin ang tandang padamdam sa dulo ng pangungusap. O mga bata, nalaman niyo na kung ano-ano ang mga bantas at ibang-ibang gamit nito. Para mas lalo ninyong maintindihan ang ating aralin, ulitin natin. Ano-ano ang mga bantas na ating napag-aralan? Tama! Ang tuldok, tandang padamdam, at tandang patanong ay mga uri ng bantas. Kailan natin ginagamit ang tuldok? Magaling! Ginagamit natin ito sa mga pangungusap na pasalaysay, pakiusap, at pautos. Ang tandang padamdam, kailan naman natin ito ginagamit? Tama! Ginagamit natin ito sa mga pangungusap na nagsasabi ng matinding damdamin. Ang tandang pananong, kailan naman natin ginagamit? Tama! Ginagamit natin ito sa pangungusap na nagtatanong. Ngayong tapos na tayo sa ating aralin, oras na para tasahin o sukatin ang ating kaalaman sa paggamit ng bantas. Galingan nyo sa ating maikling pagsusulit. Maari nyo na ulit kunin ang inyong papel at lapis. Huwag kalimutang isulat ang inyong pangalan, baitang, at petsa ngayong araw. Ganon din ang bilang ng ating pagsusulit sa inyong papel. Handa na ba kayo? Makinig mabuti at magsisimula na ang ating pagsusulit. Para sa ating panuto, isulat ang tamang bantas sa bawat pangungusap. Ulitin ko, para sa ating panuto, isulat ang tamang bantas sa bawat pangungusap. Para sa unang bilang, aray, nadapa ako. Ulitin ko, para sa unang bilang, aray, nadapa ako. Para sa pangalawang bilang, ilang taon ka na bang nagtuturo? Ulitin ko, ilang taon ka nang nagtuturo? Para sa pangatlong bilang, masaya silang naglalaro. Ulitin ko, masaya silang naglalaro. Para sa pang-apat na bilang, pakiabot mo ang nalaglag na bag ko. Ulitin ko, pakiabot ang nalaglag na bag ko. Para sa panglimang bilang, walisan mo ang sahig. Ulitin ko, walisan mo ang sahig. Nakasunod ba kayo, mga bata? Mahusay kung gayon. Diyan na nagtatapos ang ating pagsusulit. Kung may tanong kayo sa ating aralin, ay malaya kayong magtanong sa akin sa pamamagitan ng text o chat. Malakas na palakpak sa inyong lahat. Ilagay na ninyo ang nasagutang papel sa inyong portfolio at ipadala sa inyong mga magulang para sa paaralan upang aking masuri o ma-check. Isang leksyon na naman ang ating natapos. Sana ay naunawaan ninyo ang ating aralin, mga bata. Hanggang sa susunod nating aralin, ako ang inyong mahusay na guro sa Himpapawid, Ma'am Gladys sa Unang Baitang. Para sa paaralang panghimpapawid, tinig ng San Manuelenyo Radio. Tatak San Manuel, tatak.
Batak Tarlac. Hanggang sa muli, ako si Teacher Gladys, nagsasabing, ang kaalaman ay huwag madaliin, tulad ng sinaing, matiris at hilaw kapag kinain. Maraming salamat sa pakikinig. Paalam!